Maraming salamat na pala kay Badong Planet at kay Kabalbas TV. Bay, salamat sa inyo, bay, sa pagdala ng motor sa Bulacan at sa wakas. Hintayin na lang namin at ipadala natin kay Badong tsaka ni Kabalbas. Si Idol na. Oo, ito na si Idol salamat natin. Salamat sa pagkano. Wala problema, Dol. Basta ikaw, Dol. Share natin yan. Oo. Wala na ngayon ito, puro dark derecho to para wala nang problema mga kabalbas, no. So nandito naman tayo mga kabalbas dahil magdi-deliver ako ngayon mga kabalbas, no. So abang-abang na lang tayo sa ating panibagong update mga kabalbas. It's a Sunday morning mga kabalbas, no. So ngayon po ay mag-update ako ngayon, no. So pa-hi ko muna aking kaibigan, aking mga minamahal. Hi ka sa vlog. Hi. Hello, morning kabalbas. Hello, good morning. Yan mga kabalbas, no. Ito yung butso ko. Tapos ito naman yung isang aking panganay na nagkasakit ng dengue. Yan mga balbas, no. So yan yung hindi kaya hindi ako nakapasok mga balbas dahil nagkasakit ng dengue mga balbas, no. So update ko lang mga balbas dahil siya ay nagkasakit, no. Isang linggo rin siya mga balbas, no. So yun ang nangyari at hindi ko talaga siya pinapabayaan mga balbas at inadmit ko talaga siya sa ospital kasi hindi talagang delikado yung sakit na dengue mga balbas, no. Sa lamok yan, no. Kagat dahil siguro dito dahil maraming mga buti kaya nagkaroon siya ng ganun, no. Pero ngayon hindi na tayo kumbiyan. Ayan si mga balbas sila. Ayan. Saan kayo punta? Doon, uwi sila sa bahay mga balbas. Ito mga to dahil hindi ko na sila pinapatambay rito mga balbas, no. Ayan mga balbas. Ayan sila. Hindi ko na pinapatambay. Alas, bye-bye. Kasi mga balbas yung mga yan, hindi ko na sila pinapatambay dito dahil yun nga, maraming lamok dito at open area ko dito, ano. So doon kasi sa bahay ko mismo, no, nandun yung ano, maganda doon dahil hindi siya mainit at walang lamok na nakapasok dahil sealed yung bahay ko dahil eto, ano siya, puro salamin tapos ano siya, hindi siya open, no. Pagka ano lang, bukas lang, yun lang yung nag-open. Yung bintana kasi sarado kasi puro salamin yun mga balbas. So hindi ko na sila pinababayaan na dito muna sila magtambay dahil maraming lamok dito mga balbas, lalo pag hapon ng mga balbas. So yun, update natin mga balbas, no. Nagkaroon kasi siya ng ano, no, dengue mga balbas yung panganay ko. Kaya yun, at na-admit natin sa ospital yan ng ilang araw mga balbas. Kasi na, nung pina-check up ko, pabalik-balik ang ilagnat niya mga balbas, no. So ang ginawa ko ay dinala ko siya nung pang-apat na araw, no. So yun nga ang problema, na dehydrate siya, no mga balbas. Kaya nung anong mga balbas, mga pagdating ng ospital, kasi pang ilan kami dun sa public ko siya dinala, no. Sa public muna ko siya dinala kasi wala nga ang ano, yun nga, may long bayad, nakakamura tayo sa public, no. Ang problema pagdating doon mga balbas, parang nung dehydrate, nang hina na siya, no. So nakikita mo sa mata niya parang bubungay na, parang yun nga, parang dehydrated nga siya dahil although naman na napapainom natin ng tubig, pero hindi natin alam kasi mga balbas na dengue yung sa ano niya, no. Kasi wala pang result kasi pinapa-check ko na yung dugo niya at saka yung ihi niya, no. So ang nangyari mga balbas ay yan sila. Yan tumatakbo-takbo na mga balbas mga ilang araw na yan, yan. So yun mga balbas, no. So yun ang ganda, no. Ayan yung pangalan ko. Hi ka muna sa vlog po. Ayan ang mga kabalbas sila. Pupunta na yan sila sa bahay mga kabalbas. So update ko lang mga kabalbas. Ang nangyari. Bali yun nga, public ay pang 30 siya, no, kasi maraming nagpapa-check up, no. So sabi ko bakit parang baka hindi ano dahil malay, maano na matagalan siya, no. So ginawa ko, dinala ko ulit siya sa ibang hospital, yung private na mismo ng mga balbas. Eh, ora mismo nun, nung dinala ko siya mga balbas,
pinasyuruhan ko na agad, no. Nakaswero kasi ang sabi ng doktor, syuruhan na agad. At yun nga, tinignan lahat ng ano at pinacheck na sa laboratory yung dugo at sa ihi, no. Nagpapacheck agad ako para at least alam ko kung anong kondisyon niya. Dahil ang alam natin is pagka ganyan, ang alam ko lang talaga is lagnat lang, pero hindi nakapagtaka kasi mga balbas dahil bumabalik, no, yung lagnat. So update natin yun sa mga viewers natin dyan, no, sa mga may mga anak dyan. At yun nga, ganun kasi pagka dengue kasi tatamaan din ang mga magulang natin dyan, no, o yung mga matatanda na rin, no. So update ka lang tayo sa mga balbas, mga hindi nakakalam na ang dengue is kaya naman kasing lutasin yan at magagawa ng paraan pagka maraming tubig lang iinumin, no, at maraming mga fluid dapat ang napapasok sa katawan, mga balbas, no. So mamaya mga kabalbas, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano or bakit, no. So ganito kasi nangyari, mga balbas, nung pinalaboratory ko na hanggang 1 hour, wala pang 1 hour ay nakikita ko na yung result, no. Nandito yung anak ko nakikinig. So ano nangyari, mga balbas, is yun nga at confirm na may dengue siya, no. So agad-agad nasiruhan siya agad at hindi na kayo. Ang sabi ni Mrs. nga, dadaling nanay namin sa... Yun nga, mga balbas, no? So update lang natin ulit, no? So yun nga, at na-check, na-confirm na may dengue nga siya. At yun, mga balbas, at hindi na ako nagdalong isip at pinapasuruhan ko na agad. At nilapatan na siya ng pangunang lunas, no? Or yung mga antibiotic. Ano ba yung nilalagay dun sa mga ano? Paracetamol, kasi may lagnat kasi at bumalik, no? Tapos yun, pagkatapos nun ay may binigay na pam. Lagi siyang ano, mga kabalbas, no, may tubig na sa katawan. Lagi pa namin pinapainom ng mga anti-dehydrated na yung mga tubig, no. Maraming tubig, mga kabalbas, dapat. At may mga, yung isa sa mga nakatulong, yung Gatorade, tsaka yung Orisol, mga kabalbas, no. So yun lang at minuminitor lang natin lagi, mga kabalbas, yung kanyang kalagayan. At yun nga, talagang kasamang pala na talagang ano siya, na-admit, pinadmit ko siya, no. So ilang araw din siya ron at yun nga, napag-alaman namin na sobrang baba ng platelet niya, no. So masyadong mababa kasi nga dapat nasa minimum lang, dapat nasa 300 o 200 na higit, no. So yun, at sa kanya kasi nasa mababa na 100 plus na lang, no, 1,700 yata may higit, no. So anong nangyari, mga balbas, ay yun, patuloy pa rin tayong nag-aantabay sa kanya at pinapacheck ko dahil delikado kasi kung nagkaroon na ng bleeding, no. Dahil pag ganyan kasi, mga balbas, napaka-importante kasi dyan, mga balbas, maagapan mo yung sakit na yan, no, mga balbas. Kaya yun, at lagi naman siyang namumonitor sa mga doktor, nurse, no. So yun ang ganda sa mga balbas sa pagka-private, kasi pagka-private, mga balbas, na askaso ka talaga, no. Hindi katulad sa mga public na talagang pag-public lang, mga balbas, ay hindi ka talaga ma-askaso agad. Dahil nung sinabi ko nga nung una, nung pumunta nga kami ng ospital sa public, pang 30 siya bago siya ma-check, no, mga balbas ko. Ibig sabihin, kung makakarating mo siya ng pang 30, hinihina na siya, mga balbas, no. So yun, mga balbas, at yun na, pina-admit ko siya at nangyari ay nandun lang naman din yung misis niya, kaya ay misis niya, nandun naman si misis, no. So nagbabantakay sa kanya, tapos andun at ilang gabi din sila dun, no. So yun, nung na-monitor ko ng mga balbas na okay na siya, dahil nung tatlong araw na siya, okay na siya, no. So ang ginawa ko ay hindi ko na siya pinapa bayaan ng matubig talaga, no. Kasi isa sa mga nakakatulong na lang, mga balbas, yung tubig, no. So alamin ko at i-describe ko sa inyo, mga kabalbas, no. Kung halimbawa, ano, mga balbas, ito, wait lang. Dito pala ako sa kusina, mga balbas, no. So may papaliwanag lang ako sa inyo, mga balbas, no. So regarding to sa ano, mga balbas, wait lang. At regarding to sa dengue, mga balbas, no. Kung ano ba talaga ang kidney mga ay dengue, mga balbas, no. So kukuha ko ng ano, mga balbas. Ganito kasi ang pinapaliwanag sa amin ng doktor, no. I-share ko na rin sa inyo, mga balbas, kung paano, no. So ganito kasi mangyayari daw yung kabalbas, no. Ito yung kalimbawa katawan mo, no. So yung katawan mo, kabalbas, pag halimbawa dehydrated ka na, kailangan mo talaga agapan, no. Kailangan ka uminom ng maraming tubig, no. So dito maglalagay tayo ng kunwari tubig, mga kabalbas. Si-share ko lang sa inyo, mga kabalbas, kung anong sinabi ng doktor, no. Si-share ko lang sa inyo, mga kabalbas, kung anong sinabi ng doktor, no. Ganito kasi yan, mga kabalbas, no. Yan yung katawan natin, mga kabalbas. Kunwari ito yung katawan natin, no, na may mga maraming tubig.
pagka nagkaroon ka daw kasi ng ano mga balbas, ng kidney mga balbas, gan ay kidney, dengue mga balbas, yung tubig sa katawan mo ay mababawasan dahil yan. Yung tubig sa katawan mo mawawala balbas at kunwari ito yun ano. Tas ikaw pag nagkasakit ka ng kidney mga balbas, ganito kasi yan. Pag halimbawa, kukuha tayo ng dahon. Bawa yung dahon ng ano, ayan yo. Kukuha tayo ng yan. Ayan, tapos kukuha tayo ng kunwari, sasabihin na lang natin na ito yung dahon ng mga balbas. Ito yung katawan natin, no. Ito na yon. Tapos siyempre pag may dengue ka mga balbas, kunwari ang dengue kasi madidehydrate ka naman, ibig sabihin tawag nito mga balbas, tutusukin natin. Mataas yun ito kasi mga balbas, pag nadehydrate ka mga balbas, ganyan na siya. Yan o, makikita mo siguro siya do. Ganyan kalakas daw yung ano, tubig mga balbas na nawawala sa katawan mo, no. So imbis na halimbawa mga balbas, pag ganyan kasi, pag halimbawa ang sabi nila mga balbas, ilalagyan mo raw ng maraming papaya, no, o kaya yung tao nito, maraming dahon, no. Naniwala kasi ako doon sa mga balbas sa sinabi ng doktor talaga, no. Naniwala kasi ako doon sa sinabi ng mga doktor mga balbas, no, na sinabi na sa akin na pinaliwanag sa akin mga balbas na ganito kasi yan. Pag halimbawa kasi ito, ano ba yung sinasabi nung tawa-tawa, no? Mga tuba-tuba, mga papaya, ganyan. Ganito kasi yung mga balbas, no. Pag halimbawa may butas kasi, binutasan ko na itong ano, mga balbas, no. Binutasan. May butas mga balbas, no. Kung lalagyan daw natin ng, halimbawa ito yung, kunwari ito yung ano, mga balbas, dahon ng tawa-tawa, no. Ito yung dahon ng tawa, tapos nilalagyan natin ng ganyan. Ito yung katawan mo. Ang mangyayari mga balbas, ganito pa rin daw yun, no? Yung mga papaya, ganyan. Andyan pa rin, ibig sabihin mga balbas, yung tubig sa katawan mo, kung may dengue ka, ganyan pa rin mangyayari sa iyo mga balbas. Hindi daw nakakatulong yung tawa-tawa sa katawan mo, no? So, ang mangyayari dyan mga balbas, na-dehydrate pa rin yung katawan mo, no? Pag may dengue ka, no? Ganyan siya daw mga balbas. Kaya ang mangyayari daw talaga, the best daw talaga mga balbas is... Tapos daw talaga mga balbas is dapat mapupunuan talaga yan lagi mga balbas kasi kami may butas na siya, no? Kasi nagkakaroon ka nga ng kidney mga balbas, yan yung pinapaliwanag ko sa mga balbas kung paano, no? Yan, kasi magka may dengue, ganyan daw talaga mga balbas. Kaya ang gagawin dyan mga balbas, halimbawa the best na way na gagawin is maglalagay talaga ng suwero sa isang pasyente, no? Na may dengue mga balbas. So kaya pag may suwero daw talaga habang ito mga balbas ay tumutulo or nagdi-dehydrate yung katawan mo, kung may tubig na laging nagsusupply sa'yo, hindi ka magkakaroon ng ato. Ibig sabihin, kung may butas man, malalagyan hanggat sa nawawala na yung kidney sa katawan mo. Yung dengue sa katawan, lagi ako kidney. Hanggat sa ganun mangyayari mga balbas ko. Halimbawa, mayroong ano daw talaga mga balbas, may supply na maraming tubig sa katawan mga balbas, ay yun talaga, magkakaroon talaga ng magandang flow yung katawan mo at habang nagagamot ka ng sa paracetamol, bukod kasi kung may lagnat ka pa, magkakaroon ka pa ng panibagong. So yun mga balbas, no, taputol tayo, no, pasensya na kayo at may ginagawa kasi tayo ngayon na pasok na tayo sa trabaho, kaya maraming at napuputol yung ano natin, no, update sa dengue ng anak ko, no. So yun mga balbas, no, at yun nga ang pinaka-importante mga balbas, mga kababalbas natin, yung mga sulit na subscriber natin, mga sulit na viewers natin, no, mga balbas, kailangan pa kanibaw magka-dengue talaga anak niyo or kayo mismo mga balbas ay kailangan talaga hindi kayo mawala ng maubusan ng maraming tubig. Napaka-importante sa katawan talaga yung tubig mga balbas, kasi naniwala ako sa paliwanag ng doktor na kailangan pagka maraming tubig at wala nang lagnat nyo nga, dadlahan na kasi natural lang talaga pagka kidney daw mga balbas pala, yung platelet ng isang tao ay bababa talaga yan daw, no? So ako naman hindi naman ako, so yun mga balbas, no, hindi naman tayo
mga doktor, hindi ko kabisado kung bakit nagkakaroon ng ganyan, no. So yun nga ang the best way lang talaga mga kabalbas para tumaas yung platelet. So yun mga kabalbas, no, at update lang tayo, no. So yun lang mga kabalbas, ang sinasabi ko nga na hindi naman tayo doktor at kailangan natin ng agarang lunas ng ating hindi tayo makapag-focus mga balbas dahil ang daming storbo, no. So kanina kasi maga dapat mag-vlog na ako kanina, pero ngayon kasi mga balbas daming mga pasok na at maraming may storbo sa atin, no. So yun nga mga balbas, ito na lang, no. So yun nga ang sinasabi ko na sa iyo kanina, sa inyo mga balbas, no. Yung platelet padali na lang daw yan pag halimbawa okay na, wala nang lagnat at yung dengue sa pawala na rin, at mangyayari diyan ay dere aakit na aakit na kusa yung platelet natin mga balbas. Kasi nung once na nakita ko yung pababa na yung platelet ng anak ko mga balbas, ginawa ko, pinainom ng maraming tubig, no. So nung naka 10 dextrose yata siya mga balbas, naka 10 suero siya, pinatanggalan ko na mga balbas kasi yung sa private mga balbas medyo naubos na rin ako, no. So malaki-laki din kasi nabayaran ko sa bill ng kurya, na ginawa ko mga balbas, pinaano ko na siya, no, pina-discharge ko na siya at okay na naman siya, hindi wala naman siyang lagnat na. At ang inantay na lang talaga namin na umakyat yung platelet niya. Kaya ang ginawa ko mga balbas nung nag-withdraw at pinalabas ko siya sa ospital ay pinainom ko ng painom ng maraming tubig mga balbas. Although na malakas na siya, hindi pa rin ako nakumbiyasa, hindi pa rin ako nag tubili na magbigay ng kanyang maraming hinihingi na tubig sa katawan, no. Kaya lagi ako bumibili ng mga tubig, mga buko, basta mga liquid. Yan yung pinaka-importante mga balbas. At yun, pagdating ng mga ilang araw at okay na siya at yun nga, medyo lumakas na siya, maganda-ganda na yung kondisyon ng katawan niya at yun, at naagapan naman natin at yun nga, magaling na siya ngayon at yun nga, nakikita nyo kanina, no. So yun, at isa sa mga talagang advice ko sa inyo mga balbas, huwag talaga magpa-ubos ng tubig sa katawan yung tao, no. Kailangan kung ilan yung naubos sa katawan ng na tubig, yun din yung kapalit or doble pa dapat mga balbas, no. So yun lang mga kabalbas yung maisi-share ko sa inyo, no, regarding sa aking anak na nagka-dengue siya, no, ng ilang araw. So yun lang, at ngayon naman mga kabalbas at okay na siya at yun nga, nakapasok na siya mga kabalbas, isang linggo na siya nakapasok, no. So yun nga, isa pang share ko mga kabalbas, no. So halimbawa pala ang isang tao pag may dengue mga kabalbas at yun lamok na nakakagat sa kanya at nakakagat sa iyo, magkakaroon din ka pala ng mga ilang araw. Halimbawa, kung talagang hindi pa namatay yung manok, lamok na yon, mahahawaan ka mga balbas kasi yung once na yung lamok na nadapo doon sa dengue patient, no, nadapo sa'yo at makagat ka 5 days or to 8 days mga balbas at magkakaroon ka ng lagnat, malamang baka nahahawaan ka nun. Kaya ingat ka mga balbas. Kaya ang ginawa ko sa aking anak mga balbas, no, nung nagkaroon siya ng dengue nga at nakauwi na siya sa bahay namin, no, ginawa ko, kulambo ko siya sa bahay, no. So at least yung lamok na, once na may lamok na kumagat sa kanya at makagat sa amin, no, ibig sabihin kung walang makaka, dapat may secured na siya, no, hindi siya nakagat ng lamok talaga, no. Kaya ginawa ko sa kanya doble, may oplosyon na may kulambo pa siya mga balbas, no. So yun lang mga balbas at hindi na ako mag outro mga balbas at i-upload ko na to agad, no. So regarding sa dengue, no. So yun lang mga balbas at maraming salamat at nakarating kasi dulo na kayong video mga balbas. Ganun din sa ating mga kaibigan natin na mga OFW, sana pwede ka na yung mag-comment mga balbas kung hindi kayo napaliwanagan sa regarding sa dengue na na-share ko, no, kung paano ang diskarte, kung paano ang pagalingin ang taong may dengue fever, no. So yan lang mga kabalbas, maraming salamat OFW, mga idol natin na Seward family na talagang sumusuporta sa atin lagi, no, sa mga Japper Sniper fans dyan, Seward fans, at buka na vlogger, mga Digros vlogger, mga Burias vlogger dyan, sila idol dyan, Titan dyan, sila dyan, Igor, sila Kaman, no, sila Kanuto, no, sila ni Katakbo Official at mga kaibigan natin na andyan palaging sumusuporta sa atin. So maraming salamat at yun lang, God bless, I love you all, bye bye.